Stockhorn. Dual horn. So ayan mga kamotor, yung na-installan natin ng dual horn with hollow switch. Wala po tayong kinat na kahit anumang stock wire dyan. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So what's up mga kamotor, it's me again, Mangka Norms. Welcome to my YouTube channel. So ayan mga kamotor, natagalan tayong mag-upload ng video ulit kasi alam nyo na, busy tayo sa ating ginawa para sa ating mga kabataan. Ito yung ginawa namin mga kamotor, para makita nyo. Yung sana all ng mga estudyante dito sa ating barangay. Kaya ngayon, mag-video na naman tayo. Ngayon, mag-install tayo ng ating Bosch AC6 dito sa ating Honda Click na hindi ma-avoid yung ating warranty. Siyempre, gagamit tayo ng relay na 80 ampere at hollow switch mga kamotor. So ayan mga kamotor, shoutout muna tayo sa ating mga kasama sa Motovloggers of the North. Siyempre yung ating kasama dito sa bahay ng Quezon, MotoArt PH, at sa mga iba namin kasama na memorize ko, si Motorak, Oairo Motocam, Moto Dario, Karuba Amak, at sa mga iba pa naming kasama sa Motovloggers of the North. And syempre shoutout sa ating mga subscriber dyan sa jarel.com, sa mga gustong magpagawa ng decals, riding jersey, lahat na nang meron sa jarel.com, di ba? Jarel lang malakas mga kamotor. So ayan mga kamotor, mag-install na tayo ng ating Bosch AC6 dito sa ating Honda Click mga kamotor. So ayan mga kamotor, tatanggalin muna natin itong mga play rings nya dito sa harap. Babalikan ko yung mamaya mga kamotor. So ayan mga kamotor, natanggalan natin yung ating headlight. And ngayon, maghanap tayo kung saan natin nilalagay yung ating busina. Pero bago yan, tatanggalin natin itong ating stock. Kasi dito ko na lang ilalagay yung dalawang busina natin. Dito yung isa, din dito sa kabila yung isa. At hanapan na natin ng lugar yung ating stock kasi mas maliit siya mga kamotor. Mas madaling hanapan ng paglalagyan mga kamotor. So ayan mga kamotor, ito yung ating diagram. Mag-install tayo ng ating dual horn na hindi natin ma-avoid yung ating warranty para hindi tayo para hindi natin masira yung warranty ng ating motor mga pops. Yan yung ating diagram. Ipo-post ko na lang sa aking Facebook page para pwede nyong i-download mga kamotor. So, ayan mga kamotor. Dito ko nilagay yung ating stock horn. Naglagay ako ng isang bracket. Kasi dito natin ilalagay yung ating isang dual horn. And dito naman yung isa para magkabilaan sila mga kamotor. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung position nila para may paggayahan kayo. So ayan mga kamotor, dito ko nilagay yung busina. Ayan. At dito naman yung isa. Ayan. Ngayon ang isusunod natin mga kamotor is magwawiring na tayo. Maglalagay na tayo dito ng wire natin yung galing sa ating battery papunta sa ating relay mga kamotor. So ayan mga kamotor, ito yung ipapagapang nating wire sa ating battery papunta sa ating relay mga kamotor. I-close natin siya para safe yung ating battery. And yung yellow ang gagawin natin positive mga kamotor. At yung ating black syempre negative. Yan.
maglalagay din tayo ng fuse niya, mga motor, sariling fuse para in case na magpalya yung ating busina, may sarili siyang fuse, hindi maapektuhan yung ating battery. So ayan mga motor, ilalagay natin tong ating fuse box dito sa may yellow. Positive natin mga natin. Lalagyan din natin yung ating negative. Ayan, para hindi siya alog-alog. So ayun mga kamotor, ito na yung ating dalawang terminal sa ating negative at positive. Ngayon, ito na yung ating wire na ipapagapang natin hanggang dito sa may battery, hanggang sa may harapan mga kamotor. Ititip ko lang lahat mga kamotor para mas malinis tignan. Ayun mga kamotor, dapat balutin natin yung ating mga wires para malinis tignan. Pero dapat i-memorize niyo yung mga wire na ginagamit niyo para sa positive at negative niya mga motor. Ayan. So ayan mga kamotor, ito yung ating positive and ito yung ating relay mga motor, 12 volts 80 ampere. Ngayon may yung 30, yung pin 30 is i-connect natin dito sa ating positive. And then yung ating pin 85 i-connect natin dito sa ating negative mga kamotor. So ayan mga kamotor, ito na yung i-connect natin sa ating dual horn papunta sa ating relay. Yung ating mga ilalagay sa dual horn na wire, mas maganda kasing tayo ang magkakabit dito sa mga terminal mga kamotor para alam natin yung higpit nya. Dahil wala tayong shrink tube yung gagamitin natin na type yung pang cover.
Yan. Ayan mga kamotor, yung negative ng ating dual horn mga kamotor is kukunin din natin sa pinagapang nating wire, yung nilagay natin sa pin 85 mga kamotor. Doon din tayo kukuha ng ating negative para sa ating dual horn. Hindi tayo magpuputol ng mga wire dyan sa ating motor para hindi natin ma-avoid yung ating warranty, kasi pag nakaputol tayo ng isang wire dyan, baka mapapakanta tayo ng ano, nakakanta Jethro Quetz, there's no warranty. Kunana. This life is easy. So, ayan, syempre, gaya ng dati mga kamotor, babalutin na naman natin itong ating mga wires. Eight minutes pa lang ato. Ha? 8 minutes. Dapat yung makat-cut ng to. Ayan mga kamotor, nabalot na natin yung dalawa na papunta sa ating dual horn. So ayan mga kamotor, itong dalawang block natin i-coconnect natin sa ano, block na pinagapang natin, yung kinonnect din natin sa pin 85. At ito namang yellow mga kamotor, i-coconnect natin ito sa pin 87, yung output ng ating relay. Yan. Mga kamotor, ipapagapang na natin itong wire natin dito. Ayan. Ipapagapang natin dito sa may loob. Dito natin ilalagay yung ating relay mga kamotor. Dito natin itatago.
So ngayon, ikukunik na natin itong negative ng bawat busina ng mga kamera. Then yung negative ng ating dual horn, dito din natin ikukunik sa pin 85. At yung ating positive napapunta sa dual horn. Kukunik natin dito sa may pin 87. So ayan mga kamotor, ang gagawin na natin, ilalagay na natin yung ating busina, yung wires, pati yung ating relay. Ngayon ang isusunod natin is yung connection natin mula sa ating stock na busina. Kasi hindi abot yung ating busina, ay yung ating wire, dito yung wire, dito yung busina. Ang gagawin natin, yung isa, ilalagay ko na sa stock horn, at yung isa ilalagay natin sa at yung isa iko-connect natin yung na? At yung isa is iko-connect natin sa ating hollow switch, mga kamotor. Pasay. Salap. Yan, gagamit tayo ng ganito mga kamotor. Mga terminal isasaksak natin sa wire ng stock horn. Ito yung papunta sa ating hollow switch mga kamotor. At ito naman mga kamotor, yung kakabit natin sa isa na ilalagay natin sa stock horn. Kaya ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng ganito din sa dulo mga kamotor. I-cut mo pala. So ayan mga kamotor, ito na yung lalagyan natin sa stock horn. Ayan. Plywood. So ayan mga kamotor, ang iko-connect naman natin sa ating stock horn is itong ating green o ang normal close mga kamotor. Ayan, kukunik natin siya sa ating stock horn. At ang panghuli natin mga kamotor is itong ating puti o ang normally open. Ito yung papunta sa ating pin 86 para ma-trigger yung para ma-trigger yung ating relay at tumunog yung ating dual horn. So ayan mga kamotor, susubukan natin yung ating wiring. Yung stock horn muna natin mga kamotor. Tinabay.
Then pag pinindot natin itong hollow switch mga kamotor, ang tutunog naman is yung ating dual horn. So ayan mga kamotor, okay na yung ating busina na stock at yung ating dual horn. So ayan mga kamotor, may dalawa pang naiwan na wire sa ating hollow switch. Ito yung kanyang ilaw mga kamotor. Pwede nyo namang hindi i-connect mga kamotor, pero mas maganda pa rin pag i-connect nyo. Ito sa may positive, then ito sa may negative mga kamotor. So ayan mga kamotor, lilinisin lang natin itong ating wire. Kaya yung dalawang wire kanina mga kamotor, dito na. Yung dalawang wire mga kamotor dito sa ating hollow switch, hindi na natin ito ilalagay. Para siya pa yung ilaw na mapupunta sa switch ng ating hollow switch. And kung makikita nyo mga kamotor, wala tayong pinutol dyan na wire. Wala tayong binalatan na stock wires dito mga kamotor. Lilinisin ko lang mga kamotor para makita nyo mamaya. Yung wirings natin mga kamotor. Mabilis na mga kamotor, binalot ko na ng electrical tapes. Dito ko na rin nilagay yung ating relay. Yan mga kamotor, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At pwede rin nating i-share yung aking mga video para may matutunan naman yung iba nating mga kasama sa riding community mga kamotor. Hanggang sa muli!